Ito, makinig kayo, Katopia. Pinangunahan na naman nila si PBBM. Hindi pa nagsasalita ang presidente or even yung Partido Federal ng Pilipinas, hindi pa nagsasalita sa senatorial lineup nila. Pero itong mga to, hindi ko alam kung ano yung intention, naglabas na. May listahan na sila, Kakofi, ng senatorial lineup daw ng administrasyon ni PBBM at 11 na raw. Isa na lang daw po ang kulang. Nako, kayo naman, marunong pa kayo sa presidente. Naglabas na sila, Kakofi. May lineup na sila at isa na lang daw po ang kulang. Yan na naman kayo eh. Yun na itong ayaw natin. Yung hindi pa final, nagkakaroon kasi ng mga unnecessary remarks. At yung iba, yung motibo naman talaga, sirain yung gobyerno, sirain yung administrasyon. In short, manggulo lang. O ito, tinan mo. Nasa balita ng politico.com. Teka, i-share ko din ito. Itong art card na ito. May infographics po na nilabas itong politico.com. No? Yan. Headline ng Politico, isang pangalan na lang kulang. Find out the 11 politicos reportedly running for senator under bagong Pilipinas slate. Biruin mo, dapat manggaling yan sa Partido Federal ng Pilipinas, manggaling yan sa kampo ni PBBM, or antayin natin mag-file ng Certificate of Candidacy, or antayin natin mismo sa rallies na mismo, sa campaign rallies na. Pero ngayon, ito, may pinangulang-ulang na naman. Naglabas na agad sila, Jack Coffee. Ayan yung mga pangalan. Teka, huwag ito ka-share ko. Teka, yung art card ng politiko, i-share natin. Nauna na agad sila. Mas marunong na naman sila kay PBBM. May nagsulat kasi dito ka Coffee. Ayan. Kung nakikita ninyo, dyan sa inyong screen, itong art card po, ito mula sa politiko.com. Ito mga pangalan daw po ay base po sa column po, sa isa pong narrative, sa isa pong artikulo ng political strategist na si Lito Banaya. Banaya ba ito? Banaya, Banayo. Iyan, Lito Banayo. Yan yung columnist ka Coffee. At ito daw po yung reportedly mga miyembro po o magiging bahagi po ng senatorial slate ng administrasyon. At ang title pa nila o, Bagong Pilipinas, Lumang Mukha. yan. Ang batayan nila dyan, kasi daw, nagkaroon ng mga alliance, di ba? Ng Partido Federal ng Pilipinas, nagkaroon ng alliance sa Lakas, definitely, may alliance sa Lakas CMD, may alliance sa NPC, etc. Nationalista Party, may alliance dyan. And, may PDP pa. Anong basis nyo dyan? Si Tolentino, napasok, para napasok si Tolentino dyan? Anyway, sige, sino itong 11 na kakopi? Pinangalanan na nila yung 11. Mas marunong pa sa presidente. Nauna na sa presidente. O, si Bong Revilla. Si Bong Revilla, ayan po eh, Lakas CMD. Erwin Tulfo, Lakas CMD. May kulay yan, kakopi, base sa report na to. Ayan, naka-orange, kakopi, yung dark orange, no? Erwin Tulfo, Lakas CMD. Si Benhar Abalos, Lakas CMD. Si Francis Solentino, PDP yan, kakopi. Duterte Senator yan. DDS Senator yan, kasama si Bongo, kasama si Bato de la Rosa, yung magkakakampi ang mga yan, napasama sa admin slate, no? Si Vicente Soto, Tito Soto III, ayan po, NPC. Manny Pacquiao, NPC. Si Lito Lapid, NPC. Si Ping Lacson, independent, pasok din daw. Hindi ko alam kung anong batayan nila dyan. Si Camille Villar, Nationalista Party. Amy Marcos, ito, inaasahan natin ito, si Amy Marcos, Nationalista Party. Si Pia Cayetano, Nationalista Party. At may bakante pa raw pong isa. O yan na lang daw ang hinahanap ngayon. At kumpleto na ang senatorial slate ng administrasyon. Nauna na naman kayo sa presidente. Pinangunahan nyo na, nag-line up na kayo ng sarili nyo. Pero anyway, sige, tingnan natin isa-isa ito ka-Coffee. And, anong assessment natin dito? Bong Revilla, papasok sa slate? Ako, I'm not sure. Pwede, pwedeng hindi. 50% ako kay Bong Revilla. Kay Erwin Tulfo, ako 100%. Papasok si Erwin Tulfo. Definitely, admin yan. Si Benhar Abalos, ako sure. Sure din ako dyan. 100% papasok yan. Tolentino, siguro 10% na papasok. Malaki yung chance na hindi yan papasok under the admin. Si Tito Soto, posible, 60% siguro. Sana yun. Yeah, Tito Soto, siguro 60%. Si Manny Pacquiao, I think sure ako dyan. Papasok sa admin slate yan. Lito Lapid, I'm not sure, 50-50. Or baka 40-40 probability, oh, chance, no? Ping Lacson, I don't think mag-judge si Ping Lacson.
And Camille Villar, I think yes, papasok din diyan kung ipo-push niya, no. Utatakbo siya pero hindi pa ako ganoon ka sure. Ivy Marcos 70-30, 70% dadalhin ng administrasyon niya, sabi nga blood is thicker than water, no. Pia Cayetano, I don't see Pia Cayetano, no. 50-50 din ako diyan at yung bakante. Ewan ko, kung saan itong kinuha ni Nito Banayo, itong kanya mga analysis, paano niya nasabi itong mga pangalan na ito na magiging bahagi po ng administrasyon na yan. Nauna po sa presidente. Ayan, di ko alam kung anong mga plano nila dyan eh. Bakit nila naisip yan eh. Anong gusto nilang palabasin dyan eh. Biruin mo, isang pangalan na lang daw ang kulang. Eh kung ikaw, nasa Partido Federal ka, di ba? Makikita mo to, anong batayan nyo dyan? Nauna na naman kayo nag-publish dyan. Yan po ay kolong ng veteran political strategist na si Lito Banayo. Sinare niya po yan July 4, ngayong araw po yan sa kanyang kolong sa Manila Standard and reported the reported composition of the bagong Pilipino senatorial slate, which is expected to be backed by President Ferdinand Marcos Jr.'s Partido Federal ng Pilipinas and other major political parties. Yan yung mga pangalan na sinabi natin dyan. Banayo suggested Medal of Valor awardee Ariel Querubin. Ito, maingay din po ito ha, si Ariel Querubin. Colonel ate ito, Colonel Ariel Querubin, no? Maingay din ito. And obviously, tatakbo yan ka Coffee. Nag-iikot na rin yan, no? As someone who could complete the reported bagong Pilipinas senatorial lineup, but said that his inclusion is still in limbo as of posting time. Aside from Partido Federal ng Pilipinas, four political parties will be represented by the reported names in the administration senatorial slate. Ang Nacionalista Party, Nationalist People's Coalition, Partido Demokratiko Pilipino, and Lakas CMD. Hindi ako naniniwala na magiging parte ang PDP. Not a single percentage na magiging parte ang PDP sa administrasyon na to. Sa ginawa nila kay PBBM, feeling ko naman may konsensya naman siguro ang PDP na makipag-alyansa sila. Kung baka mahiya naman kayo dyan, makipag-alyansa pa kayo sa gobyerno. Grabe yung ginawa ninyo, no? Ano sa tingin niyo doon sa lineup? Ernesto Reyes, shoutout kay Sister Zet. Ayan, shoutout po sa inyo. Kay Sandra Valdez, nakakatawa naman yan, may DDS. Oo nga eh, hindi ko alam kung anong batayan yan. Admin yan si Bong Revilla, Lakas CMD yan si Romualdez. Yes, Jenny Ramos, 50-50 lang ako dyan, I'm not sure lang. Late but it's okay, kay Sylvia Roman. No? Yung alam ko, papasok si Tulfo, Manny at si Soto. Yan. Si Manny, siguro 80% ako sure papasok sa admin slate yan. Doc Willie, definitely wala po dyan. Kay Peter Lumontero, good evening ka-coffee. Watching from Nueva Vizcaya. Si Erwin, si Soto Lacson, yan lang sa akin ka-coffee. Si Lacson yan, baka mag-independent yan ka-coffee. Malamang kaya nila ginagawa yan para linlangin ang taong bayan. Posible, yan ang motibo nila. Roderick de Guzman, yung mga aso ni Mau Dix, nasa camp na yata ni PBBM. Good luck, Philippines. Hindi yan. Ano lang nila yan ka-coffee? Building a narrative. Sinisira nila yung imahe ng gobyerno, ng administrasyon, no? If ever mangyari ang ka-coffee, big no for Villar, Tolentino, Tito Soto, Revilla, sobrang tagal na nila sa Senado, sabi ni Dario De Leon. Mario Magallones Senior, live watching from Malanday, dyan po sa Marikina City. Oh, happy viewing po sa inyo, dyan sa Malanday. Ayan, kumusta po dyan sa Malanday? Kay Judith Narciso, good evening ka-coffee. Actually, sa Marikina, medyo mahigpit din ang laban, eh, no? Ito sir, ito taga Malanday, ito si Sir Mario, no? Kasi medyo mabigat din ang labanan ni Teacher Stella at saka ni Mama Anchudofro. Nakikita ko, medyo mabigat din ang labanan nila dyan. Pero ako, Stella ako. Mababago pa siguro yan ka-coffee, excited lang yung naglabas yan. Definitely, Ma'am Cecilia, hindi totoo yan ka-coffee, hindi pa yan. Ewan ko nga, ewan ko kung anong basis ng... Pero... malayo sa katotohanan pa. May nabusog doon sa binigay ng 11. Siguro, 6 o 7, sige, pasok. Pero yung iba dyan, imposible, papasok yan. PDP, papasok sa admin. James Saito TV, watching from California. Good job, ka-coffee. Thank you for saan po, James Saito. Sir, thank you for tuning in. Kay Rosa de las Reyes, saan mo nabili ang 29 per kilo ng bigas mo?
Oh, sige, huwag kang bumili. Inaya mo naman ata eh. Rosa de los Reyes, sayaan mo na lang sa mga gustong bumili ka coffee. Si Kong, kung tatakbo siya. Sinong Kong? Mr. G, no? Sana pag naisali si 10K, si Francis. Ah, wala naman si Cayetano ka coffee. Sana, ayan, ayaw ko pa ulit-ulit si Rosa de los Reyes, no? Stella po kami ka coffee. Uy, marunyo ba kayo? So, press tayo. Magaling kasi si Stella Kimbo. Diba? Sa performance niya sa House of Representatives, in fairness, magaling, no? Pero kung yung mga asawa nila yung paglalabalin, alimbawa, si Marcia Teodoro, at si, sino to? Yung Kimbo, si Mr. Kimbo, si asawa ni Ma'am Stella, kay Marcia, ako, no? Pero yung pag, mga asawa, yung mga babae paglalabalin, din ako kaya, no? Kay Stella. Mila Dilagwa, wag na si Manny at Lapid, walang alam, contribution nila, number lang, kung may butuhan. Dapat ang makapwesto bilang senador ay marunong naman, dapat hindi na isang bilyar, meron na nakaupo, sabi ni Ma'am Mila Dilagwa. O nga, actually, kulang ang abogado. Yun ang number one consideration ko dito ni lawyer, no? Kasi, ano yung advantage kasi, kung may lawyer, mga anggaras style yung ano, qualifications, malaking bagay yan, may lawyer dyan sa Senado. O, siya po, nasa Facebook po kayo, ka-coffee. Pasuyo na lang, please like and follow sa Facebook. Nasa YouTube, please click and subscribe. At i-like lang po yung video na yan para updated kayo sa ating mga topics. Let's move on sa ating next and last topic for tonight. Hoy, Janelle Quinto, nakikinig sa atin. Naku, napakahusay na CPA. At Professor Janelle Quinto, sir, shout out po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. Taga Marikina din. Nasa Marikina ka. Sino ka? Stella ka o Teodoro? Stella Kimbo or Mamaan. O siya, sige, ka-coffee. Kuha na kayo ng kape. Move on tayo sa ating next at panghuling topic.